bago maging basketball superstar si JJ Helterbrand sa Pilipinas, pinangarap muna niyang makapaglaro sa NBA. Kilala noon si JJ sa Kentucky bilang isang magaling na point guard. Actually, nakakalaban niya noon sila Antoine Walker at Roy Mercer na mga future NBA players. Pero sa kasamaang palad, walang university team noon ang willing magbigay ng chance sa isang Asian player. Ang disappointed na JJ Helterbrand ay tinalikuran na ng tuluyan ng basketball. Buti na lang, may isang nakakita sa kanyang maglaro noon sa Intercity Tournament sa Chicago. Ito ay si Rolando Hiso na isang scout para sa Batangas Blades sa NBA. Una ay hindi makapaliwala si JJ, pero nang pinadalhan siya ng $10,000 sa bank account niya, hindi na siya nag-atubili at lumipad dito sa Pilipinas para maglaro sa Batangas Blades. 2000 noon nang pinasok siya ni Coach Ron Jacob sa Ginebra, at dito sinamahan niya si Mark Kagiwa, at bago sila tawaging Fast and Furious, alam nyo ba na sila ang Bandana Brothers? Dahil na rin sa suot nilang bandana, sa PBA pinakita niya ang kanyang killer perimeter jump shot. Grabe ang shooting nitong si JJ, lalo na yung signature off the dribble jump shot niya na sobrang hirap pigilan. After 4 years nag-champion ang Ginebra, si JJ noon ang bagong superstar ng PBA. At 28 years old, aakalain mo yun na ang peak ng career ni JJ noong 2004. Pero nagsisimula pa lang pala siya. 2006 to 2007 Fiesta Cup, nag-champion ulit ang Ginebra at hinirang siyang Finals MVP. At itong matindi ah, sa edad na 33 years old, noong 2009, naging season MVP itong si JJ Helterbrand sa panahon na dapat ay pa-decline na ang career ng isang player. Nag-MVP pa siya. At itong kanyang stats, at 36 minutes per game, 3.8 rebounds, 5 assists at 17.6 points sa 46 games played. Akalain mo, sa edad na 33, dito nag-peak si JJ. After this, marami na kasing dumating na ibang guards sa Ginebra tulad ni Chris Pacana, Paul Artadi, mga batang players na nakahati na ng playing time ni JJ. After his long career sa PBA, nag-retire siya sa pro noong 2017. Naglaro pa si JJ sa Imus Bandera noong 2019 to 2020 at age 44. Andun pa rin ang pulso niya sa shooting, pati ang passing ability niya. Andun pa rin ang galing. Medyo bumagal na, pero makikita mo sa kanyang angat pa rin ang kanyang abilidad sa ibang players sa MPBL. Guys, kung nagustuhan ninyo ang video na ito, please leave a like and subscribe to my channel para umabot na tayo sa 10,000 subscribers. Thank you very much and adios!